Sonny faking that handoff and goes to the ball fake to the basket. What a move! Among amo. Pagdating sa basketball, height is might talaga. Dito nga sa PBA, a luxury talaga ang magkaroon ng matangkad na player para sa isang kuponan. Nandyan sina Marlo Aquino, Asi Taulava, Greg Slaughter at Junmar Fajardo. Mga tanyag na mga hindi lang matatangkad kundi magagaling at successful na mga PBA players. Kamusta mga kadribol? Pag-uusapan natin ngayon ang kwento ni Sanitos. Isang 6'7 center na noong pumasok sa PBA, hindi na nga ganung kalaki para sa isang sentro, hindi pa ganung kagaling at hindi pa ganung kahasa ang mga basketball skills. Paano nga ba nakasabay si Sanitos sa mga PBA centers na mas matatangkad sa kanya? Gaano nga ba ito kagaling para matawag na Tim Duncan ng Philippine Basketball? Pero kung bago ko pa lang sa channel ko, ay pakihit naman ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos at support na din sa channel natin. Salamat! Si Joaquim Gunter Sanitos ay laking Papua New Guinea. German ang ama nito, samantalang Pinay naman ang mother niya. Dahil nga hindi ganung kapopular ang basketball sa New Guinea na meron lamang one-day tournament, pumuntang Australia si Sanitos para maglaro sa James Cook University. Picked 5th overall ng Alaska Aces si Sanitos noong 2004 PBA draft. Ang draft class nga na ito ay isa sa mga loaded na class. Andyan ang mga nagbabagang mga kamay ni Gary David, ang pambansang Siko at si Hodor, si RDO, ang puso ng Gilas Pilipinas na si Mark Pingris, at syempre ang man with a million moves si Big Game James Shop. Sa mga early years ni Sanitos sa Alaska, ay backup big man lang ito noon ni Man Mountain Ali Peak na siyang primary center talaga ng Aces. Noong rookie year niya naman ay nag-average si Sanitos ng 6.3 points, 1 assist at 5.6 rebounds sa loob ng 21 minutes na playing time. Sapat na yon para mapabilang siya sa PBA All-Rookie Team noong 2005. Inamin naman noon ni Coach Tim Cohn na project big man niya si Sanitos. Nagdaan nga ang mga taon at naging starting big man na si Tos at isa na din sa mga contributors ng Alaska. Nakuha naman ni Sanitos ang kanyang unang kampyonato sa PBA noong 2007 Fiesta Conference. Nasundan pa ito noong 2010 Fiesta Conference at 2013 Commissioner's Cup kung saan nahirang si Sanitos bilang Finals MVP. Sa Alaska Aces ay nahubog talaga ng husto ang laro ni Sanitos. Perfect ito sa sistema noon ni Coach Tim Cohn dahil pulido na ang mga post moves nito. Napakaganda din ng footwork at idagdag mo pa dyan ang reliable mid-range game ni Sanitos. Hindi mga explosive moves or physical moves ang makikita mo kay Sanitos, kundi basic fundamentals na minaster niya na talaga, kaya ang gandang panoorin. Itong mga basic moves na ito ni Sanitos ay ang main weapon niya din para pahirapan ang mga kalaban nitong mga big men. Kaya naman nakilala itong The Boss sa PBA dahil tila kahit anong gawin nito sa loob ng court ay nagagawa niya talaga. Dahil nga sa galing na ito ni Sanitos ay nakakasama na ito sa mga best big man conversations noon sa PBA. Patunay na mahusay talaga ito ay ang 12-time PBA All-Star Selections, 2-time PBA Mythical First Team Member, 4-time PBA Mythical Second Team Member at ang ilang beses na nitong miyembro ng Philippine National Team. 6'7 center. Pero bakit lagi itong napapasama sa national team? Ang tatangkad ng mga centers internationally. Una, kaya kasing mag-slide down ni Sanitos from time to time bilang power forward dahil nga sa mid-range game niya. Sanay din itong bumantay ng mas matatangkad pa sa kanya at disente naman ang depensa nito. Mataas din ang basketball IQ ni Sanitos. At syempre, ang main weapon nito ang napaka-maaasahan nitong mga post moves. Kaya naman kilala din itong Mr. Fundamentals o Tim Duncan ng PBA.
After nga ng 16 years sa Alaska Aces na natatanging team nito sa PBA, ay nagdesisyon ng magretiro si The Boss Sanitos sa PBA. Inamin nito na bugbog na talaga ang katawan niya at ayaw niya nang maging liability pa ng Alaska. Pumirma lang si Sanitos ng season opening contract sa Alaska na nangangahulugang tapos na nga ang basketball journey niya pagkatapos ng PBA All-Filipino Conference. Dahil naman sa loyalty ni Sanitos sa Alaska, ay makakasama niya sina Jojo Lastimosa, Johnny Abarrientos, Bong Hawkins, Bogues Adornado, Sean Chambers, at ang kasalukuyang coach ng Alaska Aces na si Jeffrey Carriazo sa mga piling players na ire-retire ang kanilang mga jersey numbers. Well-deserved, the boss. Kayo mga kadribol, anong mga moments ang pinaka naaalala nyo kay Sanitos? May gusto ba kayong i-feature na player o kwento sa susunod nating video? Comment below na lang mga kadribol at itatry natin gawan niya ng video. Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod nating mga videos. Salamat!